may pipiliin kang kanta na pinerform na lang, so either original or cover mo, na i-alay mo per person sa guest. For Kyla, anong song yung naisip mo for her? Nabagay. Si Ate. O, kung kakantakan mo sila, ano yung naisip mo song? Kisser Glock 9 muna kasi meron kasi kami Kisser Glock 9. Nagsulat siya ng kanta doon sa album ko ngayon, yung song Supremacy. Ito yung pinakamahaba kong kanta sa tanang buhay ko. Pag pinakinggan niyo po ito, yung bantang yun is almost 7 minutes long. It's a story of Luz Viminda. Si Luz Viminda na umibig sa tatlong lalaki. Pero sa dulo ng kanta, may realize niyo na si Luz Viminda pala ay ang Pilipinas at yung tatlong mga naging manliligaw niya ay yun yung mga nanakop sa atin dati. Do you plan to do an FTP of Sana talaga. Pero kasi hindi ko pa alam kung marilis talaga siya. Kasi medyo sobrang lalim niya. Pero ayun, yun siguro kay Sir Glock 9, yung sa aking kamay, sa album ko, Inigo Pascual. Siguro yung kanta namin, yung kinakanta namin, kasi sobrang memorable yun. Kasi dalawa kami talaga ang hands on na gumawa ng arreglo ng kantang yun dun sa concert. So hindi ko makakamutan yun. Kyla, dahil ako ang Jason D. Siguro as ano na lang, as soul sessions. Yung ano, yung... So, ayun. Ano pa ba? Si Myra, yung ano? Ah, yung Kapatiran ko song, tell me your favorite song. Kasi nung hindi pa siya si Myra today, at hindi pa din ako si Casey today, pag tumatama yung kami sa Cornerstone office, may bit-bit na gitara yan si Myra. Tapos nag-video-video lang kami, tapos yun yung palagi namin ginata. With your reference. Ayun. Tama na ba? Okay, sabi ako ba? Nasabi ko ba lahat? Ayun. Secret lang. Siyempre secret. Since the title of your concert is of course, so, an extreme rise with Supreme, ano yung pinaka-extreme na nagawa mo to prepare for a certain performance? Ano sa sarili this concert? Nasa China na ito logo? Kasi, parang trivial. I think never ko po itong nakwento. Pero, the night before, hindi, parang 2 days before yung performance ko ng anak, they had to rewrite all the Mandarin lyrics. So I had to learn everything from scratch. 2 days, Mandarin, memorized. In 2 days. So, I think yun yung pinakamahirap. Kasi akala ko, nahirap na ako nung pumunta ako ng Mandarin Candy. Pero nung time na yun, I only had 2 days to prepare for it. Tapos, may sakit pa ako ng time na yun. Tapos, sinasabihan nila ako na, we need to go to the hospital kasi baka, ganun yung level ng sakit ko nung time na yun. We need to go to the hospital kasi baka hindi ka makakanta pagdating sa breakout round. Pero sabi ko, I have no time to go to the hospital. I have 3 hours. Yun siguro, yung pinaka-nahirapan ako kasi sobrang konti ng time and hindi pa ako okay physically. So kaya nga pag naisip ko, ano ko yung nalusutan niya mga yun, no? hindi ko din naisip. Talaga, ang Panginoon lang nang gumawa ng paraan kaya nalusutan ko yung mga bagay na dapat mong lusutan. Ayun. Thank you so much, Ms. Rixie. Ito, napag-usapan namin more on sweet-sweeten questions naman from Ms. G. Ayan. Music na lang? Kasi sabi mo kasi na napilit mo si DJ nila. Tapos sabi mo, pilit ang ginawa mo para ma-convince mo si DJ na mag-perform kayo, mag-collaborate.
Sabi ko sa kasi nga ayaw mo niya na, na di ba nga po dati na mga issue-issue kasi na parang yung kaya siya naniligaw sa akin, kasi kasi ganyan, kasi ganito. So parang, as much as possible, pag may mga malalaki akong ganang, gusto niya lang na nasa backstage siya, gusto niya lang na nanonood siya. So ito, dahil ito yung pinakamalaki kong concert na gagawin, ayaw niya na parang maging issue ulit yung tinitin. Sabi ko, yung pakin natin sa kanila. And I'm, kaya kung gusto mong mangyari ito, kasi I'm proud of you as an artist, I'm proud of who you are as a songwriter, and it would be my honor if you'd allow me to sing with you sa milestone to ng buhay ko. Sabi ko sa kanya, and sobrang tatanawin ko, malaking gift yun from you if you say yes to me na makanta tayo sa concert ko. Kasi, kumbaga, as a girlfriend, I'm just really proud of him as a singer-songwriter and all his achievements. And gusto kong ipagsigawan sa buong mundo yun, and what better way to do that than to do that during my concert. So, ayun, napilit ko siya kung kaya siya. At wala na siyang magagawa kasi in-announce ko na siya, hindi siya pwedeng matas. Ganun ba yun? Kung engaged at married na mga guests, kailangan mo. Artist, dapat ganun. Baka may surprise kasi. So, wala bang ako ang mag-propose. Ay, hindi ko alam. Since ito naman yung pinakamalaki, pag-de-debut naman siya sa concert mo, so can you tell us more about it? How long has the relationship been? Okay lang ba na mag-share ka about your hindi naman namin tinatago eh. Pero hindi lang din kami as loud as other couples kasi sobrang importante din sabi na nandun-turn yung privacy namin as a couple. Pero ano, 3 years na kami yung boyfriend and girlfriend, but 1 year kami nagligawan, ganyan. So parang 4 years na din, going 5. So ayun, sobrang happy po kami dalawa and sobrang thankful ako na he is very supportive. Lalo lang na sa China ako, nalungkot ako kasi even with my family, hindi ko sila palaging nakakausap. Si TJ lang ang naabutan kong gising pagkatapos ko ng taping kasi natatapos po kami ng taping sa China ng 3 a.m. So minsan, si TJ lang ang nag-update sa family ko kung ano nangyayari sa akin. Ganyan, kasi I felt guilty na hindi ko siya nabigyan ng time na he deserves nung nasa China ako kasi parang umuwi lang ako dito, nag-i-impact ko, balik ko naman doon. Pero never ko siya narinig nag-complain. He was very supportive. Talaga, palagi lang niya sinasabi ko lang, this is your dream, chase it. I will always be behind you, supporting you. So, ayun, I'm very thankful that I am blessed with this kind of man. So, ayun. Ikinatag mo si Reggie. Ay, nako! Babae. Minsan nyo lang po akong kulod na babae. Medyo babae.
medyo girl lang sa part na yun ng concert ko, medyo girl ako. Kasi syempre, duet kami ng Joe. Kailangan katrin, ganaan! Ano daw ang term of endearment ni TJ? Love, babe, ganun. Babe ba? Ha? Iba-iba? Oo, parang depende sa topa. Pero ano talaga, love. Pero pag ano, pag may problema, full name, ganyan. TJ, ganun. TJ, ganyan. Salamat, ito na. We're down to our last question for tonight. Ay, last na. Yes, kasi syempre, wala kita magbandila, sis. Ay, bandila na. We're down to our last two questions from Astig PH, so si Ms. Mars, so si Zenya and Michi Canes. Ayan. Hindi pa lang. Ang magaling ko kayo, ulan ko naman eh. Pinipilit. Alam ko. Ay, Casey. Basta. You got second advance. Salamat ko. Marami ko na-share ngayon ng video mo that you signed sa GGV, yung mga rolling in the